atraksyon ngayon ang isang bahay sa Bulacan matapos tadtarin ng libo-libong Christmas lights. Tara, silipin nga natin yan. Live mula sa Pulilan, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, itour mo naman kami dyan. Cheryl, sang katerbang Christmas lights ang maaaring makita at aagaw sa atensyon ninyo dito sakaling magawin naman sa Pulilan, Bulacan. Tampok ang isang bahay na pwedeng magsilbi ng bagong atraksyon nga dito sa inyo na pwedeng puntahan din ng buong pamilya, lalo ngayong malapit na ang Magpasko. Simpleng bahay lang sa unang tingin, pero pagsapit ng dilim, ang bahay na ito sa Barangay Lumbak, Pulilan, Bulacan, abay talaga namang nagniningning. Tinadtad ng Christmas lights ang gate, bakod, pader, kisame, bubong at maging ang sahig. Aabot ng mahigit 150,000 Christmas lights ang pinalibot sa bahay. Ang may pakanaan nito, ang 77 years old na si Tatay Manny Manyo. Ligaya ng bata na makakita ng magaganda. So, nung una nilang makita yung Christmas lights, hindi ko pwedeng i-disappoint na next year ay wala. So, nagtuloy-tuloy. 2014 pa raw nagsimula ang kanilang panata na mag-decorate ng Christmas lights. Hilig daw kasi talaga ni Tatay Manny ang magbuting-ting na mga disenyong pamasko. I always see him na may electrician siyang kapartner na pinupuntahan niya, tapos nagre-repair sila, and then makikita ko na lang, biglang may uuwi siya, may dalang isang puno ng Christmas light. Siguro passion talaga niya. Sa mga nagtatanong kung magkano kaya ang nadagdag sa electricity bill ni Tatay Manny, hindi raw lalampa sa 3,000 piso. Hindi rin pauhuli ang loob ng bahay ni Tatay Manny. Meron itong Santa Claus na nagtutwork. At tampok din ang kanyang Christmas tree na gawa sa mga totoong sanga ng puno. At dahil agaw atensyon sa kalsada, pati mga kapitbahay nila, nahawan na rin ng good vibes. Kahit hindi na kami mag-decorate, nanonood na lang kami. Nararamdaman ho natin yung parating na ho talaga malapit na yung Pasko sa atin. Nitong Setyembre lang tinamaan ng COVID-19 si Tatay Manny. Pasasalamat na rin daw niya ito kaya mas pinaganda ang kanilang bahay. At simple lang daw ang nais ng pamilya Manyo sa lahat ng bibisita sa kanilang bahay. Yan ay ang magbigay ng pag-asa sa gitna ng pagsubok ng pandemya. Yun naman ang gusto ko, yung natutuwa yung mga bata, saka ano, yun yung sabi ko. Lahat sila halos, halos lahat ng pumapasok, basta bago lumabas yun, magpapasalamat yun. Christmas is for everyone. It's for the kids most especially, but it's also for us, you know, the older ones. We can still appreciate Christmas despite what's going on. Cheryl, bukod sa Christmas lights na nakapalibot sa buong bahay, tampok din dito sa lugar itong isa sa mga main attraction nila na Christmas tree na nasa 40 feet ang taas. At talaga naman ang mga taong bumibisita dito sa lugar, kanya-kanyang pwesto na nga dito sa paligid para magpa-picture, mag-selfie, dahil isa rin sa mga nakakapagdagdag aliw sa kanila itong Christmas lights sa sahig. At paalala lamang dito sa mga bumibisita, dapat nakasuot pa rin ng face mask. No? Bukas itong lugar, 5:30 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, open to all ages. At ilan pa sa mga aabangan dito ay ang Christmas Santa Claus with reindeers, Belen na lahat, pawang life-size. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.